Before we start, 마나랑이 보다요. Our graceful and worshipful God who loves us. Aming mapagbiyaya at mahabaging amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Thanks for giving us salvation from condemnation in eternal hell. Salamat po sa pagbibigay niyo sa amin ng kaligtasan mula sa walang hanggang kapahamakan sa impyerno. Thanks for giving us great chance to serve you through our remaining life. Maraming salamat po sa magandang pagkakataon na kami ay makapaglingkod sa inyo sa natitira naming buhay. We are praying for Grand Bible Seminar. Please send many lost to the soul to be saved. Idinadalangin po namin ang aming Grand Bible Seminar. Pakiusap, magpadala po kayo ng maraming nawawalang kaluluwa upang maligtas. Through our love and efforts, we try to evangelize and we try to glorify you. Sa pamamagitan ng aming pag-ibig at pagsisikap, nais po naming mag-evangelize at nais naming makapagbigay ng luwalhati sa inyo. That's why please help us and guide us to be united for the gospel. Kaya pakiusap, tulungan niyo po kami at gabayan niyo kami na kami ay magkaisa para sa Ebanghelyo. If there are brothers and sisters who are sick and difficult, please comfort them and please help them to overcome from their situation. Kung may mga kapatid na mayroong mga sakit at may mga problema, pakiusap, tulungan niyo po sila na sila ay gumaling at malagpasan nila ang kanilang mga problema. And if there are brothers and sisters who are not here, please touch their heart to abide in their church. At kung may mga kapatid na wala po ngayon sa araw na ito, pakiusap, hawakan niyo po ang kanilang puso upang sila ay makapanatili sa tunay na church. Today, we are going to have fellowship with the Word of God in front of you. Ngayon kami po ay magkakaroon ng fellowship kasama po ng salita ng Diyos sa inyong harapan. Please help us to understand your words and your will. Pakiusap, tulungan po ninyo kami na maunawaan namin ang inyong salita at ang inyong kalooban. However, without your help, we cannot understand this one. That's why we rely on the Holy Spirit sincerely. Kung wala po ang inyong tulong, hindi po namin ito maunawaan, kaya kami po ay matapat na nananalangin na kami po ay tulungan ng Banal na Espiritu. We pray in the name of Jesus Christ. Dalangin po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Buksan po natin sa Santiago chapter 1. Santiago chapter 1, versículo 5 hanggang 8. Santiago chapter 1, versículo 5 hanggang 8. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit kung ang sinuman sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at iyon ay ibibigay sa Kanya. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang pag-aalinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng alon sa dagat na hinihipan at ipinapadpad ng hangin. Sapagkat ang taong iyon ay hindi dapat mag-akala na siya'y tatanggap ng anumang bagay mula sa Panginoon. Siya ay isang taong nagdadalawang isip, di matatag sa lahat ng kanyang mga lakad. Tayo ay naligtas sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. At pagkatapos ng kaligtasan natin, kailangan ng mahalagang bagay ito, apat na bagay, ang salita, ang panalangin, ang pakikisama, ang evangelism. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tayo ay naligtas. And nakaroon tayo ng Christian life sa pamamagitan ng salita ng Diyos. And ayon sa salita ng Diyos, tayo ay pupunta sa langit. Kaya, ang salita ay katotohanan, unchangeable salita. Kaya sinasabi ng Biblia, ang salita ng Diyos ay tipan
ng Diyos. Yeah. Tipan ng salita. Tipan ng salita. And also, sa ating Christian life, araw-araw, nanalangin tayo sa Diyos. Kahit tayo ay naging mga anak ng Diyos, kahit tayo ay matuwid, naging matuwid, kailangan ng tulong ng Panginoon. Kaya araw-araw, nananalangin tayo sa Panginoon. And also, sa ating Christian life, kailangan ng pakikisama. Kaya maraming uri ng pakikisama para sa ating Christian life. May Lord's Day Fellowship and Wednesday Fellowship and Segur Fellowship, Fathers, Mothers, and Youth High School Fellowship, and also my fellowship ng ministry. Tulad na ito, maraming uri ng pakikisama sa ating Christian life. Kaya, upang tumalo sa ating pakikisama, ito ay hindi choice, ating duty. Kaya, kung tayo ay nananatili sa ating pakikisama, tayo ay mababago, paunti-unti patuloy. Tayo spiritually, tayo ay naging mga anak ng Diyos, kaya kailangan ng growing spiritually. Kailangan ng improvement ng pananampalataya. And also, bago tayo ay naligtas, yung layunin ng ating buhay ay buhay na walang hanggan. And sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyaya ng Diyos, tayo ay naligtas. Kaya, ang layunin ng ating buhay ay nabago. Ito ay ipangaral ang Ebanghelyo dahil may mga pamilya and beloved natin ay hindi naligtas, kaya may duty, ito ay ipangaral ang Ebanghelyo. Today, tungkol sa panalangin, anong uri ng panalangin? Tingnan po natin sa versikulo 6, Uni humingi siyang may pananampalataya. Sa ating pananampalataya, anong uri ng panalangin ay kailangan? Anong uri ng panalangin? Ito, may pananampalataya. Kaya sinasabi ng Biblia, ngunit humingi siyang may pananampalataya. Kaya today, we are studying tungkol sa topic na ito, humingi siyang may pananampalataya. Tingnan po natin sa versikulo 5 muna. Ngunit kung ang sinuman sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, dahil ang Diyos ay omniscient God, omnipotent God, kaya alam ng Diyos ang lahat ng bagay at may kapangyarihan. Ang Diyos ay tagapaglikha, may kapangyarihan to help us, and siya ay nabubuhay. Alam ng Diyos ang lahat ng situation natin. Kaya, He can help us when we pray sa Panginoon. Kaya dito, humingi siya sa Diyos. Yeah. Humingi sa hindi tao, humingi sa Diyos. Dahil ang Diyos ay tagapagalika, ang Diyos ay nabubuhay, ang Diyos ay Savior, tagapagligtas, and ang Diyos ay Panginoon, ang Diyos ay Hari. Yeah. We are serving Him, and He saved us, and we are having fellowship with Him. Kaya ito ay biyaya. Ito ay our priest, free village,
Yeah. Amazing grace. Because we can have fellowship with God. Sha ai tagapagalika. Humingi sha sa Diyos. Kaya sa versikulo 5, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at iyon ay ibibigay sa Kanya. Tayo ay hindi sapat ng karunungan, lalo-lalo na spiritually ang karunungan ay hindi sapat. Kaya kailangan ng panalangin sa Diyos. And sa versikulo 6, Uni humingi siyang may pananampalataya na walang pag-aalinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng alon sa dagat na hinihipan at ipinapadpad ng hangin. Sa ating panalangin, importanteng bagay kasama ng pananampalataya, kapag tayo ay manalangin kasama ng pananampalataya, He hears our prayer and He answers our prayer. Kapag tayo ay nananalangin ng may pananampalataya, dinirinig ng Diyos ang ating panalangin at sinasagot niya ang ating panalangin. However, without pananampalataya, if we pray with doubt, kung maroon, He cannot hear. Pero kung tayo nananalangin ng walang pananampalataya, ibig sabihin may pagdududa, kung ganun, hindi ito dinirinig ng Diyos. Kaya if we pray with pananampalataya at doubt, ito ay we pray with two mind. Kaya kung tayo ay nananalangin na may pananampalataya pero mayroong pagdududa, tayo ay nagdadalawang isip sa pananalangin. If we pray with faith and doubt, sinasabi ng Biblia 7 and 8, versikulo 7 and 8, sapagkat ang taong iyon ay hindi dapat mag-akala na siya'y tatanggap ng anumang bagay mula sa Panginoon. Siya'y isang taong nagta dalawang isip, di matatag sa lahat ng kanyang mga lakad. Dito, if we pray to God with faith and doubt, kung ganon, ito ay panalangin kasama ng nagtatalawang isip. Kung ngayon, He cannot answer. Kung tayo ay nananalangin ng may pananampalataya at mayroong pagdududa, tayo ay nananalangin ng may dalawang pag-iisip. Kung ganon, hindi siya sasagot. Sa katunayan, ayaw ng Panginoon ang dalawang isip. Naunya po ba? Buksan po natin sa mga awit, chapter 119. Mga awit, 119, versikulo 113. Mga awit 119 versikulo 113 113. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kinasusuklaman ko ang mga taong may salawahang kaisipan, ngunit iniibig ko ang iyong kautusan. Sinasabi ng Biblia, I had a double minded but I love your law. Dito, I hate. God hates the double-minded, dalawang isip ayaw ng Diyos. Israelita, nalingkod sa Diyos at Diyos-Diyosan. Ito, dalawa, kaya ayaw ng Diyos. Halimbawa,
바베큐. 예. 이상 사이드의 인이하우 궁아요 can you enjoy? 예? 이상 사이드랑 예. 궁아요 we cannot enjoy 라핫 따마와 partially we can have 아야나웅조스 203인 when we serve the Lord and when we pray with faith he can answer and we can be blessed. 이빅 sabihin po kung tayo ay maglilingkod at mananalangin ng may pananampalataya, tayo ay diringgin ng Panginoon. Even though Israelites were chosen bilang mga anak ng Diyos, they serve God and also idols. Ito ay may problema. Kaya ayaw ng Diyos, finally, they became captives sa Babylon. Babylonia. Kaya nga kahit pinili ng Diyos yung mga Israelita upang maglingkod sa Diyos, ganun pa man naglingkod din sila sa mga Diyos-Diyosan. Kaya sa wakas, sila ay hinayaang maging mga bihag sa Babylonia. And both Israel also, ang mga Israelita serve God and also idols. That's why sinasabi ng Biblia, Hosea chapter 7, verse 8, ang Ephraim ay nakikisalambuha sa mga bansa, ang Ephraim ay isang tinapay na hindi binaligtad. Yeah. Isang side ay cooked, pero ibang side ay hindi cooked. Kaya para silang tinapay na hindi binaligtad. Dahil yung isang panig lang, yung luto, at yung kabilang panig ay hilaw. Kaya when we pray sa Diyos, ano ang kailangan po? Ang pananampalataya. Ang pananampalataya. Buksan po natin sa James chapter, Santiago chapter 4. Santiago chapter 4 verse 8. Santiago chapter 4 verse 8. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, mga makasalanan, at pabalantin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang pag-iisip. Kung tayo ay magiging malapit sa Panginoon, ito ay blessing. Pagpapala, tama ba? Yeah. And sinasabi ng Biblia, kung ganon, He will draw near to. Ang Diyos ay magiging malapit sa atin. And sa huling bahagi, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Sabi po dito, mga makasalanan at pabanalin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang pag-iisip. God is our Lord, kaya when we serve the Lord, kasama ng pananampalataya, siya ay magiging masaya. And, tingnan po natin sa Santiago chapter 1. Versículo 6. Santiago chapter 1, versículo 6. Muni humingi siyang may pananampalataya na walang pag-aalinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng alon sa dagat na hinihipan at ipinapadpad ng hangin. Yayon, God is seeking faithful brothers and sisters para sa kanyang mga kawa. Ngayon po, ang Panginoon ay naghahanap ng mga matatapat na brothers and sisters para sa kanyang mga gawain. Brothers and sisters, do you wanna kapangyarihan ng Diyos? Do you want kapangyarihan ng Diyos? Mga kapatid, nais niyo po ba ang kapangyarihan ng Diyos? Kung ngaroon, manalangin sa Diyos,
Makti walasa Jose, kung ganon sigurado, He will give His power for you. Kung ganon, tayo po ay manalangin sa Diyos at hingin natin yung kanyang kapangyarihan. Kung ganon, ibibigay niya ang kanyang kapangyarihan sa atin. Brothers and sisters, meron bang kapangyarihan? Wala po. Wala power. So tired. Physically, you can be tired and minsan, physically, you can have power. Pero mas mahalagang bagay ito ay spiritual power. Spiritually, brothers and sisters, spiritually, malakas o mayina? Malakas ba o mayina? Malakas spiritually? Mayina? Walang sagot? Buksan po natin sa Ikalawang Chronicle, chapter 16. Ikalawang Kronika, chapter 16, versículo 9. Ikalawa Kronika, chapter 16, verse 9. Pasenpo natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nagpaparoot pa rito sa palibot ng buong lupa upang ipakita ang kanyang kapangyarihan alang-alang sa kanila na ang mga puso ay tapat sa kanya. Ikaw ay gumawang may kahangalan sa bagay na ito, sapagkat mula ngayon magkakaroon ka ng mga digmaan. Sino ang makakatanggap ng kapangyarihan ng Diyos? Dito, sinasabi ng Biblia, ipakita ang kanyang kapangyarihan alang-alang sa kanila na ang mga puso ay tapat sa kanya. Kung may tapat na puso sa Panginoon, sigurado maaari tayong magtanggap ng kapangyarihan ng Diyos. Kung gano'n, we can be brave upang mag-evangelize and we can minister kasama ng kagalakan. Kaya, pakiusap, baktiwala sa Panginoon and manalangin sa Panginoon. Kung ano, sa ating Christian life, what should we request sa Panginoon? Kaya po ngayon sa ating buhay Kristiyano, ano po yung dapat hilingin natin sa Panginoon? Sa Santiago chapter 1, if you are lack sa karunungan, manalangin sa Panginoon. Kaya, first, para sa ating karunungan, kailangan ng panalangin. Pabalik sa Santiago chapter 1, versículo 5. Santiago chapter 1, versículo 5. Muni kung ang sinuman sa inyo ay nakukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos. Dito, kung ang sinuman sa inyo ay nakukulang ng karunungan, sapat na po ba ang karunungan? Sapat po o kulang? Kulang. Kulang. Kaya, humingi siya sa Diyos, sinasabi ng Biblia. Dahil ang Diyos at si Jesus Cristo ay karunungan sa kanyang sarili, mismo karunungan. Ito ay hindi worldly karunungan, ito ay perfectong karunungan. Kaya sa pamamagitan ng panalangin, we can get karunungan ng Panginoon. Halimbawa, si Haring Solomon, paano nanalangin sa Panginoon? Para ano nanalangin siya? Para sa karunungan. Buksan po natin sa Ikalawang Kronika, chapter 1. Ikalawang Kronika, chapter 1.
Versículo 7, ikalawang Kronika chapter 1, versículo 7. Pasay po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang gabing iyon, nagpakita ang Diyos kay Solomon at sinabi sa kanya, hingin mo ang dapat kong ibigay sa iyo. Yeah, dito, sinabi ng Diyos, hiningin mo ang dapat kong ibigay sa iyo. Yeah, dito sa huling bahagi, hingin mo ang dapat kong ibigay sa iyo. Matapos maging hari si Solomon, napakita sa kanya ang Diyos at nagtanong sa kanya, kung ano, brothers and sisters, kung tatanungin kita kung ano ang ibibigay sa iyo ng Diyos, ano ang sasabihin mo? Pera? Magandang bahay? Kung ano, ito ay physical na bagay, kaya ayaw ng Panginoon. Kung ngayon, mayroong problema, pagkipo, ating pananampalataya ay magiging bahina and tayo ay magiging mas malayo mula sa Panginoon dahil sa pera, dahil sa wealth, kaya mayroong problema. Tingnan po natin sa versículo 10. Versículo 10. Pasahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Bigyan mo ako ngayon ng karunungan at kaalaman upang ako'y makalabas-masok sa harapan ng bayang ito. Sapagkat sinong makakapamahala dito sa iyong bayang napakalaki. Tingnan natin ang pamagat ng panalangin ni Solomon. Ano po? Bigyan mo ako yayon ng karunungan at kaalaman. Bakit po? Maraming mga Israelita and God appointed him bilang hari sa bansa ng Israel. Kaya, he requested karunungan at kaalaman to judge, to guide maraming Israelita. Ito ay sapat sa Panginoon ang Diyos ay masaya. Tingnan po natin sa versikulo 11. Pasahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi ng Diyos kay Solomon, sapagkat ito ang nasa iyong puso at hindi ka humingi ng ari-arian, kayamanan, karangalan o ng buhay man ng mga napupuot sa iyo at hindi ka man lamang humingi ng mahabang buhay, kundi humingi ka ng karunungan at kaalaman para sa iyong sarili upang iyong mapamahalaan ang aking bayan na dito ay ginawa kitang hari. Tingnan po natin sa middle part, hindi ka humingi ng ari-arian, kayamanan, karangalan o ng buhay man ng mga napupuo sa iyo. And sa huling bahagi, kundi humingi ka ng karunungan at kaalaman para sa iyong sarili upang iyong mapamahalaan ang aking bayan na dito ay ginawa kitang hari. Maganda ba ito o pangit? Ang panalangin niya, maganda. Si Haring Solomon ay hindi nakanap ng makalaman na mga bagay. Siya ay humingi, hindi ka humingi ng ari-ariang kayamanan at karangalan o ng buhay man ng mga napupuo sa iyo. Humingi siya karunungan at kaalaman para sa maraming Israelita. Si Haring Solomon ay humingi ng karunungan at kaalaman upang hatulan ang bayan ng Diyos. Kaya,
Tingnan natin ang sagot ng Diyos sa panalangin. Tingnan po natin sa versikulo 12. Basahin po natin sabay-sabay. Ang karunungan at kaalaman ay ipinagkakaloob sa iyo. Bibigyan din kita ng kayamanan, ari-arian at karangalan na walang haring nauna o kasunod mo ang magkakaroon ng gayon. Dito, tingnan po natin sa ang karunungan at kaalaman ay ipinagkaloob sa iyo. Binigyan din kita ng kayamanan, ari-arian at karangalan. Binigyan ng Diyos si Solomon ng karagdagang kayamanan at eskrusibong pagkamit. Yeah. Actually, he prayed para sa karunungan at kaalaman, and he got this one and also additional things. Sa katunayan, ipinangalangin niya na siya ay magkaroon ng karunungan, pero idinagdag sa kanya ng Panginoon yung kayamanan, karangalan, at iba pang mga bagay. Ibig sabihin, ang spiritual bagay ay mas mahalaga kaysa physical bagay. Yeah? May order. Naunyo po ba? Kaya, how to pray sa Panginoon, we can know through these contents sa pamamagitan ni Solomon. Kaya nga po, paano tayo dapat manalangin sa Panginoon? Sa pamamagitan ng nilalaman na ito, ng panalangin ni Solomon, malalaman natin paano tayo dapat manalangin. Sa mundong na ito, also bilang Kristiyano, kung walang tulong ng Diyos, hindi pwede maging successful. Launya po ba? Kaya, kailangan ng karunungan at kaalaman mula sa Panginoon. Kung gano'n, we can have good Christian life and success ay mangyayari automatically. Naunyo po ba? Physically and spiritually, success ayon sa kamay ng Diyos, we can get. Naunyo po ba? Tayo ay magkaiba kasama ng mga tao na hindi naligtas. Sila'y bari maging successful sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap and kaalaman and karunungan sa mundong na ito. Pero tayo ay magkaiba kasama ng ibang tao. Kung walang tulong ng Panginoon, hindi pwede maging successful. Kaya kailangan na God's wisdom and God's knowledge. Kaya nga, tayo, kinakailangan natin ang karunungan at kaalaman ng Panginoon. Brothers and sisters, gusto ba ninyo maging rich man? Mga kapatid, gusto niyo po bang maging isang mayaman na tao? Kung ngayon, hindi para sa pera, huwag po manalagi, para sa karunungan at kaalaman, pakiusap manalagi. And next, kailangan ng full of Espiritu Santo. At sumunod, kailangan po natin na mapuspos ng Espiritu Santo. Buksan po natin sa Ikalawang Hari Chapter 2. Ikalawang Hari Chapter 2, Versikulo 9. Ikalawang Hari Chapter 2, Versikulo 9. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang sila'y makatawid, sinabi ni Elias kay Eliseo, "Hingin mo kung ano ang gagawin ko sa iyo bago ako kunin sa iyo." At sinabi ni Eliseo, "Hayaan mong mapasa akin ang dobling bahagi ng iyong espiritu." Sa Biblia, we can be dalawang propeta, sina Elijah and Eliseo. Sino ay senior? Sa Biblia po, makikilala natin yung dalawang propeta, si Elias at si Eliseo. Sino po yung mas matanda?
si propeta Elijah. And yayo si Eliseo request, I wanna get double ng espiritu. Si Elias po yung mas matanda at ngayon si Eliseo ay nangihingi, sabi niya, kailangan ko yung dobling bahagi ng iyong espiritu. He want to be full of Espiritu Santo. Nais niyang mapuspos, mapuno ng Espiritu Santo. Sa ating Christian life, when we are full of Spirit, we can have good Christian life. Sa ating buhay Kristiyano, kung tayo ay puspos ng banal na Espiritu, maaari po tayong magkaroon ng mabuting buhay Kristiyano. Brothers and sisters, sino ang maaaring mahuhuli sa maraming prutas, bunga? Siya ay isang tao na nakatikis sa pakikisama. Tama ba? Ang pakikisama ay tulad ng abiding, manatili sa puno ang mga sanga. Tulad na ito, when we are abiding, kapag tayo ay manatili sa pakikisama, tayo ay maaaring magbunga. Marami o kundi? Marami. Marami. Ang mga nananatili sa pakikisama ay maaaring mapuspos ng banal na Espiritu. Ito ay normal. Tama ba? Hindi special bagay. Sa katunayan, sinasabi ng Biblia, huwag kayong mapakalasing sa alak na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Did you experience drinking strong wine, alcohol? Kayo ba ay gumastos na para makainom ng mamahaling alak? Yeah. Sa kadunayan, to be drunken and to be full of Espiritu ay similar. Sa kadunayan, ganun din. Yung pagkalasing at pagkapuno ng Espiritu ay may pagkakatulad. To be drunken, if so, konti lang salita o maraming salita? Maraming salita, tama ba? If we are full of Holy Spirit, we can testify, gusto natin mag-testify, tama ba? And we'd like to preach about Evangelio dahil tayo ay full of Holy Spirit. Tulad na ito, sila'y similar. And also, to be drunken, kung ano sila ay magiging brave. Tama ba? At also, if we are full of Holy Spirit, we can be brave. Kapag ka ang tao ay lasing, siya ay tumatapang. Ganun din, kapag tayo ay puspos ng banal na Espiritu, tayo rin ay magkakaroon ng katapangan. Kung ano, in order to be drunken, how many times should they drink? Ganun, para malasing. Gaano po karami ang dapat mainom? Minsan o araw-araw. Araw-araw, they have to drink. At the time, they can be full of drunk, drinking. Kung araw-araw ay umiinom, dun sila ay madaling malalasing. Tulad na ito, in order for us to be full of Holy Spirit, we should eat salita ng Diyos araw-araw. Ganun din, kung para tayo ay mapuno ng banal na Espiritu, kailangan nating kumain ng salita ng Diyos araw-araw. Tulad ni Propeta Eliseo, kailangan ng tapat na puso upang makaroon ng double bagay na Espiritu. Naunyo ba? Kailangan ng panalangin upang maging full of Holy Spirit. And next, brothers and sisters, sa ating Christian life may pagdurusa. At tayo, kailangan ng panalangin. Kung ganon, ito ay kalooban ng Diyos. Kung ganon,
When we pray, He will answer. At sa ating Christian life, kailangan po natin ng pananalangin. At kung tayo po ay mananalangin, ang Diyos po ay sasagot sa atin. Buksan po natin sa Santiago chapter 5. Santiago chapter 5, versículo 13, 1-3. Santiago chapter 5, verse 13. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Mayroon ba sa inyong nagdurusa? Manalangin siya. Mayroon bang masaya? Umawit siya ng papuri. Sinasabi ng Biblia, mayroon ba sa inyong nagdurusa? Manalangin siya. Manalangin siya. Manalangin tayo. Pero mayroon bang masaya? Umawit siya ng papuri. Kaya ayon sa sitwasyon, kailangan ng panalangin at awit. Kaya kung may brothers and sisters na may pagdurusa, kailangan ng panalangin sama-sama. Dahil tayo ay naging isang katawan, naging mga kapatid, kaya dapat tayo manalangin sama-sama. And para sa church, kailangan ng panalangin. Buksan po natin sa mga awit 122. 122. Mga awit chapter 122, versículo 6. Pasahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Idalangin ninyo ang sa Jerusalem na kapayapaan. Guminhawa nawa silang sa iyo ay nagmamahal. Dito, sinasabi ng Biblia, idalangin ninyo ang sa Jerusalem na kapayapaan. Ang Jerusalem ay tumutukoy, yayon, church, ang Jerusalem. And minsan, ang Jerusalem ay tumutukoy langit. Dito, we can receive lessons sa pamamagitan ng Jerusalem. Sinasabi ng Biblia, idalangin ninyo ang sa Jerusalem sa kapayapaan. Brothers and sisters, nanalangin ba kayo para sa church natin? Opo. Opo. Do you love your church? Mahal niyo po ba ang church? Sa mga Gawa chapter 20, versículo 28. Love the church of God which He purchased with His own blood. Sabi po sa mga Gawa chapter 20, verse 28. Mahalin ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang binili ng kanyang sariling dugo. Yeah. Paano po? Kasama ng pananampalataya. Ang ating church, sa ating church, ang Panginoon ay kumikilos. We believe, naunya po ba? And siya ay ating church, ang ulo ng church natin. Kung ano, kasama ng pananampalataya, we can pray for our church. Dahil, He bought our church. Paano po? Sa pamamagitan ng dugo ng Diyos. Dugo ni Jesus Christ. Kaya, brothers and sisters, love the church and manalangin para sa ating church. Do you love church? Apo. Kung ngayon, do you love pakikisama? Sa katunayan, ang church at ang pakikisama ay pareho. Kaya, if you love asawa mo, kung ngayon, minsan gusto mo meet or araw-araw gusto ba ninyo makita? Minsan o patuloy? Patuloy. Palagi, tama ba? Palagi. Palagi. Araw-araw without ceasing gusto natin makita. Do you love church? Mahal niyo po ba ang church?
Ngayon, gusto ba ninyo ang fellowship natin? Apo. We love church. 그 말은 시구라도 시구라도 예. Gusto natin participate sa ating pakikisama. Sa ating pakikisama, may salita ng Diyos, may lesson para sa ating buhay, and may merienda, masarap ng merienda and pagkain, and may praise, may panalangin. Maraming maraming biyaya mula sa Panginoon sa aking pakikisama. Sa ating buhay sa labas, maraming problema. Dahil sa stress o dahil sa maraming problema mula sa ibang tao o dahil sa trabaho, dahil sa pag-aral, maraming problema. Tama ba? Opo. Pero sa aking pakikisama, mayroong kagalakan. Tama ba? Pag-ibo. Ang Diyos at si Jesus Cristo ay kasama natin sa ating pakikisama. Kaya, when we abide in ating pakikisama, we can experience, ano po, hindi sanibutan ang langit. Ano po ba? Yeah. Sa ating pakikisama, we can experience langit. Yeah. Langit. Kaya, Brother Jane Sitters, yayon Brother Jane Sitters ay nagtitipon sa harapan ng Panginoon. Dahil we are hearing salita ng Diyos, ibig sabihin, we are having fellowship kasama ng Panginoon yayon. Tama ba? Kaya, masaya ba kayo o hindi masaya? Masaya. Yeah, tayo ay masaya. Dahil tayo ay having fellowship kasama ng Diyos. And, ano ang kailangan panalangin? Buksan po natin sa Sephania. Sephanias chapter 2. Sephanias chapter 2 versículo 3. Sephanias chapter 2 versículo 3. Pasimula natin sabay-sabay. 3 2 1. Hanapin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na mapagpakumbaba sa lupain, na sumusunod sa kanyang mga utos, hanapin ninyo ang katwiran, hanapin ninyo ang kapakumbabaan. Maari kayo'y maitago sa araw ng puot ng Panginoon. Para sa ano, dapat tayo manalangin, dito sinasabi ng Biblia, hanapin ninyo ang kapakumbabaan. Para sa kapakumbabaan. Bilang mga anak ng Diyos, ang kapakumbabaan ay pinakamahalagan. Yeah. Kung tayo ay mapapakumbaba kung ganon, mahari tayo magtanggap ng maraming biyaya. And puwede manatili sa pakikisama sa church patuloy hanggang sa ikalawang pagdating ni Jesus Cristo. Pero kung hindi tayo ay magpapakumbaba kung ngayon, dangerous. Dahil mayroong tuksoni Satanas, temptation, mula sa Panginoon, mula sa diablo. Kaya dangerous. Pero kung tayo ay mapagpakumbaba, humble kung aron, bari tayo magtanggap ng maraming biyaya. Ang tubig ay flowing mula sa taas sa baba. Tama ba? Ang ulan, paano po? Mula taas sa baba, ang ulan ay falling down. Tama ba?
둘란 아이도 앙 비야야 낭 조스 아이 비비기안 사 아딘 물라서 따스 사 바바 가야 깔라간 낭 아노포 까빠 꿈바바 안 북산분 아티사 망아까이간 챕터3 까이간 챕터3 베르시클로 34 망아까이간 챕터3 verse 34 바자인분 아티 사바이 3, 2, 1 Sa mga man nanunuya, siya ay mapanuya. Ngunit sa mapagkumbaba, ay nagbibigay siya ng biyaya. Sa katunayan, sa salabas, sa mundong na ito, kung sila ay nakaroon ng high position and kung sila ay matalino, kung ngayon, sila ay sobrang arrogant. Tama ba? Okay. Pangit. Tama ba? Hindi maganda. Sa harapan ng Panginoon, sila ay pangit. Pagibo, dito, sa mga nanunuya, siya ay mapanuya. Pero, uni, sa mapakumbaba ay nagbibigay siya ng biyaya. Kung ngayon, upang maging matagumpay, ano ang kailangan po? Mapakumbaba. Mapakumbaba, kung aron tayo ay magiging magtagumpay. Sa Kaikan chapter 18 verse 12, bago ang pagkawasak, ang puso ng tao ay panalo muna, muni nauuna sa karangalan ang pagpapakumbaba. Pagpapakumbaba. Kaya bilang Kristiyano, ito ay mahalaga kaya para sa humility, kailangan ng panalangin. And next, para sa ibang tao, dapat tayo manalangin. Buksan po natin sa Unang Korinto, Unang Korinto chapter 10. Unang Korinto chapter 10, versículo 24. 운항 고린도 챕터 10 베르시클로 24 바사이보다티 사바이사바이 3, 2, 1 Huwag hanapin ng sinuman ang kanyang sariling kapakanan kundi ang kapakanan ng iba. Brothers and sisters, kapag manalangin kayo, paano po? Paano manalangin ba kayo? Para sa inyong sarili o para sa ibang tao? Sinasabi ng Diyos, kailangan ng panalangin para sa ibang tao. Ibang tao. Ibang tao. Ibang tao. Dahil, nagtanggap tayo ng kaligtasan. Nagtanggap tayo ng biyaya at pag-ibig mula sa Panginoon. Nagtanggap tayo ng buhay. Nagtanggap tayo ng pag-asa. Sa katunayan, nagtanggap tayo ng maraming bagay mula sa Panginoon. Kaya, bilang mga anak ng Diyos, ang ganda natin kung tayo ay manalangin para sa ibang tao. Kaya, New Commandment, sinabi ni Jesus Christ, love God with all your heart, and then love neighbor. 나오냐 뭐? 이또 아이, 융, 뉴, 박옹, 우토스니, 빵이노온, 낭빵이노온. 그야, 까일랑은 낭빠날랑이 빠라사, 이방따오. 꿈아요, 안오한 까일랑은 낭빠. 예? Wide puso and kailangan ng pananampalataya. If we pray for another people, we will receive a blessing. Kung tayo po ay mananalangin para sa ibang mga tao, tayo po ay tatanggap ng pagpapala. And
when they will receive answer from the Lord, from our prayer, kung ngayon, they will be thankful. At kung tayo ay tatanggap ng kasagutan para po sa ating ipanapanalangin para sa kanila, sila po ay magpapasalamat. Kaya, our new buhay ay nabubuhay para sa ibang tao. Kaya po yung ating bagong buhay ay pamumuhay para po sa ibang tao. Ito ay yung layunin ng ating natitirang buhay. Ito ay ipangaral na ebanghelyo. Ibig sabihin, we are living for another people and we are praying for another people. Ito po yung ipangaral sa ebanghelyo. Ibig sabihin, tayo po ay nabubuhay para sa ibang tao at ipinapanalangin natin yung ibang mga tao. Kaya kapag tayo ay mananatili sa tunay na church, we can get mas maraming pag-ibig mula sa Panginoon. Kung ganoon, we can love another people. We can pray for another people. Kaya kung tayo po ay mananatili sa tunay na church, tatanggap tayo ng maraming pag-ibig ng Diyos at magagawa natin na ipanalangin ang ibang mga tao. Kaya, Unang Korinto chapter 10, versikulo 24, huwag hanapin ng sinuman ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. By iba mission branch. Iba. Capital ng Chambales, tama ba? Iba. Tayo ay nabubuhay para sa iba. Naunya ko, iba. Iba. Kung ano, sigurado, we shall be blessed marami. Maganda sa harapan ng Panginoon. Kaya, kapag manalangin kayo, paano manalangin kayo para sa iba? Para sa iba. Kung gayon, ang ganda natin sa harapan ng Panginoon. And also, para sa kaharian ng Diyos, para sa katuwiran, dapat tayo manalangin. Buksan po natin sa Mateo chapter 6. Mateo chapter 6, versículo 33. Mateo chapter 6, versículo 33. Pasin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Dito, sinasabi ng Biblia, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Dito, may prayer request para sa kanyang kaharian at kanyang katuwiran. Ibig sabihin, kailangan ng panalangin para sa ebanghelyo. Mayroong Grand Bible Seminar, kung ngayon, kailangan ng panalangin. Sa pamagitan ng panalangin, tayo ay maring maging isa. Sa pamagitan ng panalangin, we can be united, magiging isa, and gusto natin magsakripisyo para sa mahalagang kaluluwa sa ating susunod Grand Bible Seminar. Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Kaya, sinasabi ng Biblia, Colossians chapter 4, verses 3 and 4. Colossians chapter 4, versículo 3 and 4. At ida langin din ninyo kami na buksan ng Diyos para sa amin ang pinto para sa salita upang aming maipahayag ang hiwag ka ni Kristo na dahil din dito ako'y nakakapos upang ito'y aking maipahayag kaya ng aking nararapan na sabihin para sa ebanghelyo tapat tayo manalangin. Kung ano,
Ang maraming kaluluwa ay maliligtas sa pangitan ng panalangin. Kaya, brothers and sisters, tulad na ito, para sa ano, dapat tayo manalangin, pakiusap, remember, and alam ba ninyo? Alam ninyo. Naunyo po ha? Ito ay mahalaga. Para sa ano? And, paano dapat tayo manalangin? Sa Mateo chapter 7:4-7, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makakatakpo. Tumutok kayo at kayo ay pagbubuksan. Tulad na ito, kapag tayo ay manalangin, kailangan ng sincere heart, tapat na puso. Kailangan ng tapat na puso. Yeah. And also, kailangan ng panalangin kasama ng pangalan ni Kristo, pangalan ng Panginoon. Juan chapter 16, verse 24, hanggang yayoi, wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko, kayo'y humingi at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ibig sabihin, sa ating panalangin, kailangan ng pangalan ng Panginoon. Kasama ng pangalan ng Panginoon, nananalangin tayo, ibig sabihin, nananalangin tayo kasama ng pananampalataya. Tayo ay natitira sa Panginoon, ito ay ang panalangin ng pananampalataya. Yeah. Kasama ng tapat na puso, kasama ng pangalan ng Panginoon, ito ay panalangin kasama ng pananampalataya. Brothers and sisters, araw-araw nanalangin tayo sa Panginoon. Kung ngayon, ayon sa kalooban ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya, kung tayo ay manalangin tayo, kung ano, sigurado, ang Panginoon ay, masagot, answer. Halimbawa, may isang bata, and siya ay request sa tatay niya tungkol sa toy. Already, he requested sa tatay niya. Kung ano, ang tatay already heard, tama ba? Already heard. Kung ngayon ito ay sagot, may sagot. And yes or no, and waiting. Yayon or later, ito, ayon sa tatay niya, it will be decided. Tama ba? Tulad na ito. Kapag tayo ay manalangin sa Panginoon, kung ngayon, already, ang Panginoon ay heard. And then, yes or no. And waiting or yayon, may sagot ito, ayon sa kalooban ng Diyos. Pag-ibig, ito ay the best. Alam niyo ba? Sa ating buhay, hindi lahat ng hindi lahat yes mula sa Panginoon. Dahil minsan no, minsan yes, minsan agad may sagot, pero minsan kailangan ng wait. Ito ay panalangin ng pananampalataya. Kaya kahit walang sagot mula sa Panginoon agad, huwag po kayong mag-arala. Already, ang Diyos heard ating panalangin. Naon niyo po ba? Opo. Halimbawa, hindi sapat ng panalangin, yayon, para sa ating. Kung ngayon, no, mula sa Panginoon. Ito ay biyaya. Yeah. Kahit mayroong problema,
kung siya ay answer agad, kung ano, yeah, we cannot have Christian life properly. Ito ay pananampalataya. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. Pagkatapos ng kaligtasan natin, tayo ay nanatili sa fellowship. Yayon, ito ay biyaya ng Diyos. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. Tama ba? Minsan, complain sa Panginoon. Sa katunayan, ang mga Israelita ay namatay dahil sa complain. Naunyo ba? Sa ilang. Yeah. Complaints kay Moses, complaints sa Panginoon. Kaya maraming Israelita ay namatay. Ito ay aral para sa Panginoon. Pero minsan, complain and ayaw upang tumalo sa pakikisama. Ayaw ministeri. Yeah. Pero ang Diyos ay waiting. Yeah. Ang Diyos ay waiting. Kaya, yayon tayo ay nanatili sa ating pakikisama. When we pray sa Panginoon, kailangan ng pananampalataya. Kaya, kailangan ng pagkaalam, knowledge, ng kalooban ng Diyos. Kung ngayon, ayon sa kalooban ng Diyos, we can pray sa Panginoon. Tama ba? Pero, kahit tayo ay hindi manalangin, ang Espiritu Santo at si Jesus Cristo ay nananalangin para sa akin. Ito ay biyaya ng Diyos. May dilalaman na ito sa Roma chapter 8. Sa Roma chapter 8. Kahit hindi nananalangin tayo sa Panginoon, minsan, we don't know ano ang kalooban ng Diyos. Tama ba? And minsan, kahit tayo ay hindi sapat ng pananampalataya, no problem. Dahil, ang Espiritu at si Jesus Cristo ay nanalangin para sa akin. Ito ay biyaya, biyaya, at biyaya. Tama ba? Sa biyaya ng Diyos tayo ay naligtas. And sa ating Christian life, nanalangin ang Espiritu ng Diyos, Espiritu at si Jesus Cristo. Ito ay biyaya at biyaya. Kaya tayo ay nanatili sa church. Kung ganoon, kapag alam natin ang mga na ito, tayo ay magiging masaya and tayo ay magiging free. Ito ay joyful Christian life. Kahit may sakripisyo, tayo ay magiging masaya. Dahil tayo ay maging free and joyful. Sinasabi ng Biblia, inyong malalaman ang katotohanan ang mapapalaya sa inyo. Tama ba? Christian life ay makaiba kasama ng relihiyosong buhay. Yeah. Kaya, you need to choose upang mag-ministeryo and mag-join sa pakikisama. Yeah. You need to choose. Kung may buso, pakijoin sa ministry and pakikisama. And kung walang puso, manalangin sa Panginoon. Kung ngayon sigurado, mayroong kayong ng puso upang tumalo sa pakikisama. And also, kapag tayo ay manalangin sa Panginoon, kailangan ng kalooban ng Diyos.
Ibig sabihin, we should know ang kalooban ng Diyos. Kaya unang Juan chapter 5 verse 14, ito ang ating kapanatangaan sa Kanya na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y pinapakinggan Niya. Ayon sa kalooban ng Diyos, dapat tayo manalangin. Sa katunayan, sa Biblia, maraming tao ay nanalangin sa Panginoon sa pangitan ng pananampalataya at kalooban ng Diyos. Halimbawa, si Jesucristo, nanalangin siya kasama ng pananampalataya at sa pangitan ng kalooban ng Diyos. Kaya Lucas chapter 22, versikulo 42 and 43, ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang kupang ito, kayumay huwag ang kalooban ko, ang mangyari kundi ang sa iyo. Napakita sa kanya ang isang anghel na mula sa langit na napalakas sa kanya. Ayon sa kalooban ng Diyos, nanalangin si Jesucristo. Kaya ang mga anghel helped si Jesucristo. Sa Biblia, si Ana nanalangin siya sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya siya ay nagtanggap ng isang anak na lalaki. Siya ay sino po? Si Samuel. Kaya siya devoted si Samuel sa Panginoon. Kaya siya ay kumilos para sa Panginoon marami. Yeah. Sa unang panahon ng Israel. Tulad na ito, sa ating Christian life, tungkol sa panalangin, importanteng bagay, dapat tayo manalangin kasama ng pananampalataya. And ayon sa kalooban ng Diyos. Kung gano'n, we should know salita ng Diyos. At the time, mahari natin malaman ang kalooban ng Diyos. And ating pananampalataya ay improving. Kaya ayon sa kalooban ng Diyos at kasama ng pananampalataya, bahari tayo pray. Manalangin. Tama ba? Kung ano, we can think kahit alam natin ano ang mangyayari. Eh, mayroong sagot mula sa Panginoon. Pero, tapat ba tayo manalangin? Siyempre, kahit alam ng Diyos and alam natin ano ang mangyayari. Pero kailangan ng panalangin. Israelita, dito, buksan po natin sa Ezekiel chapter 36. Ezekiel chapter 36, versículo 36 and 37. Ezekiel chapter 36, versículo 36 and 37. Pasahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung magkagayoy, malalaman ng mga bansa na nalabi sa palibot ninyo na akong Panginoon ay nagtayo ng mga guhong dako at tinamnan ko ang dakong sira. Akong Panginoon ang nagsalita at aking gagawin. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Bukod pa dito'y hahayaan ko ang sambahayan ni Israel na humiling sa akin upang gawin ito sa kanila. Paramihin mga tao na parang kawan. Baka ferish ko na ito tungkol sa
recovery ng Israel, lalo-lalo na tungkol sa lupain. Ang lupain ng Israel ay manunong balik. Ito ay propesya. Dito sa huling bahagi sa versikulo 36, akong Panginoon ang nagsalita at aking gagawin. Ito ay ang pangako ng Panginoon. Kung ngayon sigurado, ito ay mangyayari 100%. Tama ba? Hindi? Tama ba? Pero sa versikulo 37, bukod dito pa'y hayaan ko ang sambahayan ni Israel na humiling sa akin upang gawin ito sa kanila. Ito ay mangyayari 100% pero kailangan ng panalangin kasama ng buong puso. Naunya po ba? Kung ganoon sa pamamagitan ng panalangin kasama ng tapat na puso, ating pananampalataya ay improving. Naunya po ba? Halimbawa, si Daniel, naunawaan niya dasa pansa Babylonia. Pagkatapos ng 70 years, Israelita ay manunumbalik at pabalik sa kanilang pansa. Naunawaan niya sa pamamagitan ng aklan ng Jeremiah. Pero nananalangin siya kasama ng buong puso. Alam niya, pero nanalangin siya kasama ng pananampalataya. Kasama ng tapat na puso. Buksan po natin sa Daniel chapter 9. Daniel chapter 9. Versículo. Daniel chapter 9, versículo 2 hanggang 6. Daniel chapter 9, versículo 2 hanggang 6. Babasahin ko po. Nang unang taon ng kanyang paghahari, akong si Daniel ay nakaunawa mula sa mga aklat bilang ng mga taon ayon sa salita ng Panginoon kay Propeta Jeremias na dapat lumipas bago magwakas ang pagkasira ng Jerusalem. Ito ay 70 taon. Kaya ako'y bumaling sa Panginoong Diyos at hinanap siya sa pamamagitan ng pananalangin at daing na may pag-aayuno, may damit sako at mga abo. Ako'y nanalangin sa Panginoon kong Diyos at nagpahayag ng kasalanan na sinasabi, O Panginoong Diyos, Diyos na dakila at kakilakilabot, na nag-iingat ng tipan at tapat na pag-ibig sa umiibig sa iyo at nag-iingat ng iyong mga utos. Kami ay nagkasala, gumawa ng pagkakamali, kumilos na may kasamaan, naghimagsik at tumalikod sa iyong mga utos at mga batas. Ni hindi kami nakinig sa iyong mga lingkod na mga propeta na nagsalita sa iyong pangalan sa aming mga hari, mga pinuno, mga ninuno at sa lahat ng mga tao ng lupain. Dito, tingnan po natin sa versikulo 2, si Daniel ay nakaunawa mula sa mga aklan ng bilang ng mga taon ayon sa salita ng Panginoon kay Propeta Jeremias. Naunawaan niya. After 70 years, Israelites ay pabalik sa kanilang bansa. Naunawaan kung ganyan hindi kailangan ng panalangin. Likewise, he can thought. Tama ba? Pero paano nanalangin siya sa versikulo 3? Kaya ako'y bumaling sa Panginoon Diyos at hinanap siya sa pamamagitan ng panalangin. At tahing na may pag-aayuno, may damit, sako at mga abo. Paano nanalangin siya? Nanalangin siya kasama ng buong puso. Tama ba? And nanalangin siya kasama ng pananampalataya. Sa versikulo 4,
O Panginoong Diyos na takila at kakila kilabot na nag-iingan ng tipan at tapan na pag-ibig sa umibig sa iyo at nag-iingat ng iyong mga utos. Yeah. Naniniwala siya ang salita ng Panginoon ay unchangeable. Yeah. Sigurado ito ay may isa sa katuparan. Pero nananalangin siya. Yeah. Kaya siya ay successful sa ibang bansa dahil ang Diyos ay kasama niya, tulungan niya, yeah? Kasama ni Daniel. Nauna po ba? Brothers and sisters, ito ay ang pananampalataya kasama ng pananampalataya. Tulad ni Daniel. Sa ating church, kung maraming brothers and sisters ay manalangin, kasama ng pananampalataya at ayon sa kalooban ng Diyos sa Panginoon. Kung ngayon, sigurado ating church ay magiging prosperous, maayos. Alam natin, ano ang mangyayari? Already, sa pamamagitan ng Biblia, alam natin, tamawa, mayroong rapture, mayroong pitong taong kapighatian, mayroong paghuhukom, mayroong imperno, mayroong langit. Alam natin. Kung ngayon, ano ang kailangan? Alam natin pero kailangan ng panalangin kasama ng tapat na puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Naunyo ba? Dahil yayon ay pinakamalapit ang ikalawang pagdating ni Hesu Kristo. Sa gabi, by fellowship kasama ng Yungadol Brothers and Sisters, sinabi ko, yayon ay pinakamalapit ang ikalawang pagdating ni Hesu Kristo. Pagkibo, yayon, alaman ninyo, AI, artificial intelligence. Sa katunayan, if we request AI, he answer and siya ay matalino. Pero tayo ay minsan nakalimutan ang kaalaman. Tama ba? Pero ayon sa information and kaalaman, siya ay patuloy na evaluation. Mayroong evaluation. Naman niyo ba? Evaluation. Kung ganoon, later, kung AI ay control ang mga tao, kung ganoon, God will allow? Hindi po. Walang buhay sa AI. Tama ba? Pero, may buhay. Dilikan ng Diyos ang tao sa kanyang sariling larawan. Kung ganoon, ang lupa, ang langit, dilikan ng Diyos para sa tao, tama ba? Pero ang mga tao ay controlled sa AI. It will not happen. Ibig sabihin, matatapos ang lupa, ang langit ay matatapos. Mawawasan. Kaya, sa pamamagitan ng AI, we can know ang ikalawang pagdating ni Hesu Kristo ay sobrang malapit. Naon niyo ba? Kaya, let's do our best para sa Ebanghelyo. Kaya, lahat ng brothers and sisters, pakiusa, evangelize para sa mahalagang kaluluwa. Kaya,
Gusto namin ang lahat ng pamilya ay malilitas at pupunta sa langit sama-sama. Yeah. Kaya paki-pray sa Panginoon kasama ng pananampalataya ay sa pamamagitan ng pananampalataya kasama ng buong puso ang lahat ng pamilya ay malilitas. Yeah. Maraming salamat po. Manalangin po tayo. Awo Kristo, blessed be the God of Jesus. Aming mapagbiyaya at mahabaging amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Thank for giving us a great chance to know your will. Maraming salamat po sa magandang pagkakataon na aming malaman ang inyong kalooban. We sincerely hope all families shall be saved through our evangelism. Ako po ay matapat na nananalangin na ang lahat ng mga kapamilya ay maliligtas sa pamamagitan po namin. And please be with our brothers and sisters until our fellowship. At pakiusap, samahan niyo po ang lahat ng mga brothers and sisters. We pray in the name of Jesus Christ. Dalangin po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Yeah.